Dum bum 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 bum. Dahil mabilis na nagbabago ang mundo, sinasabi nila na dapat sumasabay na rin sa ebolusyon ang ating mga batas. Kaya nga sinasabi nila, napapanahon na ang isang cybercrime law dito sa Pilipinas. Ano ba yung sinesurf ninyo? Bukod sa transportasyon, tol. Transportasyon? Transportasyon. Anong site yan? Bangbas. Ganda rin yung bangbas na to, no? Oo. Dahil halos walang aspekto ng modernong pamumuhay ang hindi umaasa sa computer. Kaya nga daw meron ng Cybercrime Prevention Act of 2012 para parusahan ang mga gawaing gaya nito. Alam mo, okay sana, di ba? Kaso, may sabit. O Gason, anong website yan? Ay, kung kay Shakespeare to. Shakespeare? Oo. Anong pangalan yan? Planet Romeo. At huwag mag-alala, June sa Bayton, hindi pa cyber porn ang problema dito. Kundi ito, ang napakadelikadong Section 19 ng batas. Delikado dahil matinding banta raw ito sa kalayaan ng pamamahayag. Pwede raw ipasara ng gobyerno ang website mo o kumpiskahin ang computer mo sa simpleng hinala ng isang bayolasyon at hindi pa kailangan ng court order. Take note, prima facie o face value lang, yari ka na. Ito pa tol, ingat-ingat sa mga pag-like ha. Yan ba yung tungkol sa urban planning, Manila tonight? Yung simpleng pag-like mo sa Facebook o pag nag-retweet ka, kunwari ng isang item na nagsabing, ang tali-talino mo talaga, Soto, ang original mong mag-isip, pwede ka nang madali. Kakuntsaba ka na rin sa krimen. Teka muna, sinong Herodes ba ang may pakana nito? Sino pa? Dito mga to, at sabi nila originally, wala naman daw elemento ng libel sa panukala. Siningit lang daw to. At alam niyo ba kung sino ang nagsingit ng elemento ng libel dito? Mga senador. Ang tanong, sinong senador? Sino pa? Di siya. Oink. Teka muna, imbestigahan niyo muna. Baka ginaya lang din yung ideya na yan. Ay, sorry, baka sinoto pala niya. Kung tutuusin, etong mga to ang dapat tawaging cyber crimes. Ang mag-post ng kung ano-anong kababawan at kung ano-anong kalokohan sa Facebook at Twitter. Ang mag-post ng litrato ng pagkain na mamahalin. Ang dami-daming nagugutom sa mundo. Ang mag-post ng mga katarantaduang video sa YouTube. At bago nyo pag-initan ang mga ordinaryong mga netizens, bakit di nyo muna parusahan ang mga gaya-gaya at magnanakaw ng mga ideya? Ilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan? Kapag pinagsama-sama ang ating multiple kilos, makakalikha tayo ng kabuuan, magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito. Yan ang tunay na krimen, crime against good taste. At ang nakakatawa pa, nangyari pa ito kung kailan 40th anniversary ng deklarasyon ng martial law. Hindi ba, Tet? At syempre, pinirmahan pa ng anak ng mga tinatawag na haligi ng demokrasya at kalayaan. Ay, nako. Kaya mo na nga, ang labo naman talaga ng politika ngayon eh. Na-imagine mo ba sa 2013 elections na ito ay magiging kaalyado nito? Bahala na nga sila dyan. Kaya tandaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nahahack. Muli na namang umatake ang mga hacker at ang latest target nila ang website ng Intellectual Property Office of the Philippines. Kagagawan pa rin ito ng grupong Anonymous Philippines na siya ring nasa likod sa panghahack sa iba pang website ng gobyerno. Ginagawa nila ito bilang protesta sa anti-cybercrime law.